Mula sa tanggapang pansangay ng SDO Cabanatuan City sa pamamahala ni Superintendent Teresa Mababa at tanggapan ng media, sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlungsod at ng CAB-TV, muling sumasahimpapawid sa kanyang 10th year ang DepEd Hour. DepEd Hour, 10 taon nang naghatid ng balitaan, turuan at talakayan. DepEd Hour, tampukan ng mga napapanahong pangyayari sa mga paaralan mula sa sangay ng kabanatuan. DepEd Hour, matuto ng aralin sa iba't ibang asignatura at kasaysayan. DepEd Hour, makibahagi sa talakayan ng mga makabuluhang usapin tungkol sa edukasyon. At narito ang mga tagapagpadaloy ng programang ito. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at manunood. Ikalawang Miyerkules po ngayon sa buwan ng Hulyo at 3 episode na lang, 11 taon na ang DepEd Hour na naghahatid ng mga huling pangyayari at kaganapan mula sa iba't ibang paaralan sa sangay ng kabanatuan. Ako po si Menard at Miguel, makakasama ninyo ngayong gabi sa balitaan at turuan kaugnay sa mga napapanong usapin at aralin sa sangay ng lungsod ng kabanatuan. Sa ating teleturuan ay matutunghayan natin ang ilang instructional videos na kasama sa mga naka-upload sa ating DepEd TV Media Bureau online channel bilang pantulong sa mga aralin ngayong bagong normal. Magtatampok po tayo ng ilang video lessons sa mga asignaturang Ingles at araling panlipunan bilang supplementary learning materials ng ating mga guro sa modular, blended, distance at online learning ng ating mga mag-aaral sa sangay ng kabanatuan. At upang maitampok na natin ang ating mga piling instructional videos, narito na po ang hanay ng mga balita. Rehabilitasyon sa suplay ng tubig sa Bakod, Bayan Integrated School, pinangunahan ng Punong Guro. Polillo Elementary School, muling pinaigting ang laban sa COVID-19. Pagbili ng karagdagang kagamitan, isinagawa. Halos kalahating milyong piso, nagugol ng aka sa paglilimbag ng modules. Virtual graduation ng Caalibangbangan Integrated School, kasado na. Isang 135 mga batang aka, graduate na kanina. No collection policy, pinatupad pa rin. Ikalawang virtual na pagtatapos at pagtataas, pinagandaan ng Imelda Integrated School. Mid-year virtual CMEA report, isinagawa ng Mabini Home Site Integrated School. Mga guro, magulang at pangunahing stakeholders ng paaralan nagsidalo. Mag-aaral ng paaralang sentral ng Silangang Kabanatuan, wagi sa PIMSO Science. End of school year report, inilatag ng mga PSDS sa Manco. Mga aral na nakuha sa nagdaang taong panuruan, kasamang ibinahagi. At sa detalye ng mga balita, may sapat at malinis ng supply ng tubig ang buong paaralan ng Bakod Bayan Integrated School matapos magsagawa ng rehabilitasyon sa water supply ng paaralan sa pangunguna ni Principal Artemio Junicio. Matatandaan na isa sa mga naging suliranin ng paaralan ay ang limitadong supply ng tubig sa ilan sa mga silid-aralan. Isa ito sa mga tinutukan at binigyang pansin ng Punong Guro ng paaralan ayon kay Junicio. Naging isa sa prioridad ng paaralan ang pagsasaayos ng supply ng tubig para sa hygiene at sanitation, lalo sa panahon ngayon na mas kailangan ang malinis na tubig para sa madalas na paglilinis at paghuhugas ng kamay upang labanan ang pagkalat ng virus. Isa rin sa mga tiningnang dahilan ay upang mabawasan
ang electric consumption ng paaralan dulot ng mga tagas sa mga tubo na daan ng tubig dagdag pa ni Junisha. Ang nasabing proyekto ay ginugulan ng tatlong araw sa pangunguna at patnubay ng Punong Guro katuwang ang mga utility worker ng paaralan. Kabila sa mga isinagawa ay ang pagpapalit ng tubo ng mga tubig, paglalagay ng mga koneksyon na magdudugtong mula sa mga tangkay ng tubig patungo sa mga civil aralan na walang supply ng tubig, pagkukumpuni ng mga sira sa motor at tangkay ng tubig, at paglilinis sa mga baradong tubo na siyang daluyan ng tubig. Sa kasalukuyan ay may malinis at sapat na tubig ang bawat classroom sa paaralan at nakaantabay pa ang isang motor at tangke na ikakabit bilang karagdagang pagkukunan ng supply ng tubig para sa paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Ang ulat ng ito ay hatid ni Ana Liza Palioc ng Bakod, Bayan Integrated School. Sa usaping pangkalusugan naman, mula sa pondo ng MOOE ay naisagawa ang pagbili ng mga karagdagan at kinakailangang kagamitan na bahagi na rin ng maingat at masusing pagpapatupad ng health protocols laban sa COVID-19 ng Polillo Elementary School sa loob ng 10 buwan. Kabilang dito ang face mask na libre pa rin ipinamamahagi sa mga guro at mga magulang na kumuha at nagsauli ng modules. At nasumunod at nagsagawa pa rin ng mga pampaaralang panuntunang pangkalusugan, paugnay ng paglaban sa pandemya. Kabilang din sa mga nabiling kagamitan ang alcohol na ginagamit pagkatapos maghugas ng kamay na maituturing na mabisang panlaban sa anumang virus at maiwasan ang pagkalat nito. Upang maiwasan pa rin ang panganib ng transmisyon ng virus mula sa dating plastic na harang sa bawat mesa, ay ginawa na itong mas matatag at matibay sa pamagitan ng pagpapagawa o pagpapakabit ng harang na yari sa analog. Kasama rin binili ang infrared thermometer upang masubaybayan ang temperatura ng mga taong pumapasok sa paaralan at ang face shield bilang karagdagan pa rin proteksyon. Patuloy pa rin isinasagawa ang mga dating ng paugnay at epektibo mga health protocols katulad ng paglalagay ng tama at tapat na impormasyon sa contact tracing tool, social distancing at pagsasanitize ng mga envelope kung saan nakapaloob ang mga modules. Ayon kay Principal June Bernabe, ang kaligtasan ng mga magulang at personalidad sa paaralan laban sa pandemya ang dapat laging bigyan ng pansin. Dahil sa kanila, nakasalalay ang operasyon ng paaralan. Kung kaya't isinaalang-alang muli ang pagbili at pagkakaroon ng kinakailangang kagamitan upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Ang ulat na ito ay naitala ni Perla Garcia ng Polillo Elementary School. Sa usaping modules naman, gumugol ng halos kalahating milyon ang Aka Elementary School sa paglilimbag ng modules ngayong taong panuruan 2020-2021. Batay sa financial report na hiningi ng Learning Resource Management System o LRMS ng Sangay, 456,872.56 ang naggastos mula sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng paaralan. Hindi pa kasama sa mahigit kalahating milyon ang presyo ng modules na mismong division office ang nagpa-imprenta. Gayon din ang mga papel at ink na ibinigay ng pamahalaang panlunsod. Hindi rin kasama rito ang 129,357.25 na nalikong naman mula sa donasyon noong Brigada Eskwela na ginugol din sa pagbili ng mga gamit sa paglilimbag ng mga modules. Ayon sa pamunuan ng Aka Elementary School, patunay lamang ng halagang ginugol ng paaralan sa pagpapalimbag ng modules na suportado ng pamahalaan ng DepEd at ng mga stakeholders ang pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga bata ngayong pandemya. Ang ulat na ito ay mula kay DepEd Media Bureau member Allan David Valdez. Para naman sa mga kaganapan kaugnay ng pagsasara ng taong panuruan,
sa halos 2 linggong preparasyon ay masasabing handang-handa na ang Caalibangbangan Integrated School sa gaganaping virtual graduation at recognition ceremonies na nakatakdang i-ere sa 14-16 ng Hulyo. Dahil nga sa pandemyang nararanasan ay isasagawa ang 2 taon ng virtual ceremonies ng graduation, moving up at recognition day. Ito ay alinsunod pa rin sa health protocols na dapat sundin upang maiwasan ang paglaganap ng nakahawang sakit. Buhos ang suporta ng buong pamunuan ng CIS sa pamumuno ni Principal Narcisa Gusi sa paghanda ng mga kailangang gawin para sa naturang pagbibigay. Nagbigay ng kanya-kanyang task ang Punong Guro upang mas maging organisado ang nasabing gagawing palatuntunan. Buong puso namang tinanggap ng mga gurong naatasan ang mga tungkulin na ibinigay sa kanila kung kaya't naihanda ang palatuntunan. Ayon kay Gusi, ang sama-samang paggawa ay tiyak na mas magaan at mapapabilis ang gawain. Mapapanood ang nasabing virtual ceremonies via FB Live na inaasahang panonoodin ng mga batang magsisipagtapos sa 6 baitang at 10 baitang, kasama ang kanilang mga magulang, gayon din ang mga mag-aaral sa kindergarten. Inaasahan na sa ganitong paraan ay mapasaya ang mga bata at mga magulang na supli sa kanilang pagsusumikap na matupad ang isang minimithing pangarap. Ang ulat na ito ay nakalap ni DepEd Media Bureau member Cesar Ray Espiritu ng Caalibangbangan Integrated School. At iyan ang unang basyada ng mga balita ngayong linggo. 2 Miyerkules ng Hulyo, magbabalik ang inyong palatuntunan makalipas ang ilang paalam.